Magandang umaga sa Panginoon. Amen. Siya. Magandang umaga mga kapatid. Amen. Sa atin ang patuloy na maganda ang loob ng ating Panginoon sa atin ito. Pagkaman na okasyon o pagbibilang ang buong salibutan, tayo po ay nagbibilang din sa mga magiging ng ating pagpupuri sa kanyang Panginoon. At magandang umaga sa ating mga kapatid na sa Kumburan. Medyo madami po yung mga kapatid natin po na hindi malaking gusto. Talagang hindi inakasya sa loob ng ating kanuntahan. Kaya medyo kaming po kaming po at ang lalawin ng Panginoon. Hindi na tayo na medyo nagkarunangan ng kapatid natin. Salamat sa Panginoon sa lahat na nagkaroon ng pag-resitasyon sa kapatid. Sa ating pag-aaral na kapatid natin, na pahaganda ng ating kalakayan. At bago ako patutin, nais ko muna ang patuloy mo magandang umaga. So na yun, alam ko. Ibala ni kapatid na Lord Time, ano ba ang alam ko? At pagandang umaga ng kapatid kay ni kapatid mo na at sa mga ito na rin ito, pinamapanggit bago kapatid, magandang umaga sa kapatid. Sa aking mag-aaral, mga kapatid, karoon po mo tayo ng konting ano ba tawag dito? Konting pamakayan tungkol sa ipinagbubing ba na siya dito tayo yung pinatawag ng Pasko. Kung ito po ay ating pag-aaralan, ito po ay hinango sa salita Pasko. Kaya pag nag-usapan po na yung salita Pasko, ito po ba ay bumabasa talaga sa pensya na December 5. Sa panibang sulat ang mga kapatid. Pero tayo mga bagay na pag-aaral na naipanganak po ang ating Panginoong Hesus Kristo sa Bethlehem Muda. Siya po ay ipinanak sa pasagsaman at makikita po natin doon nang sila po ay pumasok sa kwadra o sa sinasabing pasagsaman. Wala po doon yung mga nagpapastol ang mga halos. Kundi sila po ay nasa ilang at inaanagaan yung kanilang mga tupa o yung mga hayop na kanilang pinapastol. Kasi po sa panahon ngayon ng Dantong Disenter sa lugar po ng Jerusalem, ito po ay panahon ng tagyelo. Yung mga nabutagong ngayon ng Jerusalem. Kaya nga po, kung ating susunod yun, hindi po kubra na December 25 yung mismo araw ng kapanahanan ng ating Panginoong Jesus Christ. Mahaba po kalakayan niyan ang galawin ng Panginoon noong po kasusunod yung mga ay pwede niyo po kalakayan dito. Kaya kung ating po tignan yung Pasko ay malamat ang pag-isanan hindi naman po tayo tumutulong sa pagtilingon na sa lutan. Kasi mayroon din naman yung binudulit na mabuti. Pero sa kabilang parte, may tinudulit din ang sama. Ano yung mabuti? Ito pa sa mga nagtatrabaho, mayroon tayo mga kaitinuan. Ito yung mga kumis. Diba? Yung mga magkakaaway, yung iba nagkakapatid. Pero pagka natumpok yung kubay ng pagiinuman, mayroon nang nagkakapatay. Dahil nagkakapatid. Pero siya yung isang parte sa tayo po atin dito ng mga kapatid. Pag-aralan po muna natin, kaya sa ating pong pag-aaral, sa atin dito, yung pagdiriwan po kasi ng Pasko mga kapatid, ito po ay, Kristiyanong isina, pagano. Kalitan eh, dapat yung pagano, dapat isa Kristiyan. Ang kamali, ito po ay isinabay sa pagdiriwan ng anak na ang Diyos ng araw ng pagkakawal ko na sa mga pagkakawal. Eh sa ating pag-aaral mga kapatid, medyo may hila po kasi ko ang sinabi. Tumungay na po tayo sa ating pag-aaral. Sabi niya ito, sa Isaiah sa chapter 9 verse 6, ganito po ang pagkakasulo. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Alam na marami, alam na marami kasi medyo po kayo. At sabi niya nito, sa atin ay
ay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Sa unang ito ni Propeta Isaiah, ipinapakita yung pagsasalarawan sa darating na panahon o sa darating na hinaharap. At alam naman natin ang naging katipara nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ibang mga mangaral, sa mga ibang nagdadala ng salita ng ating Panginoon, pinapakita nila yung salitang oneness. Yung Ama, yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at yung Diyos Anak ay isa. Ibig sabihin, ito daw po ay tumutukoy sa pagiging pantay ng Ama at sa pagiging pantay ng Anak. Ibig sabihin, kung Diyos Ama, Diyos Anak, at isa na. At sila po ay pantay sa iba. Ano po ba yung ipinuturo ng tama ng banal na kasulatan? Kasi sa mga ibang tagapangaral, meron din pong tinatawag na Trinity. Ama, Anak, Espiritu Santo, iisa. Tawagin na natin sa Diyos. Ganun po ba yung pagpapakita sa talata na ating pinagsasalusaluan sa umaga ito? Tingnan po natin mga kapatid, magkakaroon po tayo ng ibang mga bali na pagkakalakay. Pag-aralan po muna natin yung sinasabi ng aklat na ito na hula para sa ating Panginoon sa Kristo. Yung salitang, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Tingnan po natin. Kailan po ba nagkaroon ito ng katuparan alang-alang doon sa mga bago natin na napagaling? Ito po ay nagkaroon ng katuparan. Ito po ay sa pamamagitan ni Maria at Jose. Pero yung pagkapanganak po sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po dumaan sa pamamagitan ng mag-asawa, kundi sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-iiling ng Espiritu Santo. Ito po ang istorya niyan, mga kapatid. Nang ipinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo, meron po dumating na tatlong pantas. Dito po nag-umpisa yung tatlong pantas ito, kung tawagin sa tinagisna natin, tatlong hari. Pero hindi po tatlong hari, kundi sa pantas-sultan, tatlong pantas. At ito pong tatlong pantas, meron po silang handog na ibibigay para sa ating Panginoon sa Kristo. Dito po nag-umpisa yung salitang pagbibigayan tuwing araw ng Pasko. Kasi po, nagbibigay na lang regalo yung tatlong pantas para sa ating Panginoon. Ito pong tatlong pantas, nang pumunta po ito kay Haring Herodes ng panahon yun, sabi niya, nakipag-usap yung tatlong pantas kay Haring Herodes na sabi niya, ipinanganak, no? Aming nakita na ipinanganak, no? Yung hari ng mga Hudyo. Sabi naman pantas sa kay Haring Herodes, yung ating Panginoong Jesucristo ipinanganak. Ngayon, dahil sa nagkaroon ng pangamba si Haring Herodes, nagunwari siya. Sabi niya sa mga pantas, kung inyong makita kung saan naroon, sabihin niyo sa akin ang panahin. Ano ang layunin, sabi ni Haring Herodes, para ako man ay makasambay. Pero sa mga dumating na makita ng mga pantas ang ating Panginoon sa Kristo, sinabihan sila ng anghel na magbabalik kay Herodes. No, kasi yung buhay ng bata nila, hindi kinapagaling. Eh, nang malaman ito ni Haring Herodes, napapatayin si ang ating Panginoon sa Kristo, nagkaroon ng pakipag-usap yung Espiritu ng Panginoon o yung Panginoon ng Panginoon kay Jose. Kaya kung ating titignan, sabi ni ang anghel ng Panginoon, huwag kayong dediretso. Huwag kayong pupunta roon sa Bethlehem hula. Kumbaga doon sa Jerusalem. Kasi bakit? Gustong patayin yung ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung si Jose, dinala niyo yung ating Panginoon sa Kristo saan? Sa
sa ilito. At nang mamatay si Haring Herodes, nung babalik na sana sila Jose at Maria, ang ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, pero muli silang pinagbawalan. No? At sila ay pumunta saan? Sa bayan ng Nazareth, no? Sa Galilea. Kaya kung ating titignan, sabi nito sa apat ng 1, dito mayroong bagay na hanggang ngayon hindi nila nauunawaan. Maging na mga taga-Israelita ay sa naman. Sabi dito sa aklat ng 1, sa chapter 7, verse 41. Sabi dito, magpisa nito sa 40. Ang ilan nga sa karamihan nang marinig ang mga salita nito ay nangangasabi, tunay na ito ang propeta. Ang tinutubo yung ating Panginoong Jesucristo, sinasabi ng mga ilang mga video. 40, sabi na rito, 41. Sinasabi ng mga iba, ito nga ang Kristo, datapwat, sabi rito, datapwat sinasabi ng ilan, no? Baga, nagkakaroon ng pagkakabaha-baha. Sabi niya rito, datapwat sinasabi ng ilan, ano? Sa Galilea baga manggagaling ang Kristo? Kasi alam na mga ibang mga Hudyo na ang Kristo manggagaling sa Jerusalem, sa Betlehem. Pero nang lumitaw ang ating Panginoong Jesucristo saan? Sa Galilea. Hindi nila nalalaman kung bakit dumating o kung bakit nanggaling ang ating Panginoong Jesus sa Galilea, kasi nga pinagmimitian yung kanyang buhay. Na hanggang ngayon, akala ng bayang Israel, ng bansang Israel, yung Kristo na ngayon hinihintay pa nila. Hindi nila alam na dumating na. No? Yung itinalaga sa Bethlehem, Juda. No? Ayun na yung mga konting pag-iistorya ng kung bakit ito binabanggit, mga kapatid. No? Yung istorya ng ipinanganak yung bata para makita natin yung magkakasunod-sunod nito. Ngayon, tignan naman po natin, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Gaya ng binanggit ko kanina. Sabi sa ating pag-aaral, yung kapamalaan maatang sa kanyang balikas at siya'y tatawagin ano, Ama. Yung Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dati na yun eh, Ama na siya eh. Pero dito binabanggit, tatawagin pa lang. Kaya akala nila, nalilito sila, yung salitang, yung Diyos Ama, ito rin daw, Diyos Anak. Basahin po natin, mga kapatid. Isa sa nagpatibay sa kanilang paniniwala ng pagiging Juanes, yung sinasabi sa aklat ng Juan. Ano ba yung sinasabi sa aklat ng Juan? Sabi dito, sabi sa Juan sa chapter 10, verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Sabi. Kaya nga sabi nila, yung Diyos Ama at yung Diyos Anak, iisa. Sa ating kapisanan, no, saan ba sila iisa? Ang Diyos Anak, mayroong pinanggalingan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga ipinanganak eh. Kaya nga sinabi, tatawahin. Hindi niya talaga pangalan yung salitang Ama. Kundi sinabi, tatawagin ang kanyang pangalan na Ama. Ngayon sinasabi din sa aking binasa sa 10:30, kung bakit sinabi ng aking Panginoong Jesucristo yung salitang ako at ang Ama ay isa, bakit niya ba sinabi yun, mga kapatid? Parehas ang Diyos. At isa sa pangalawa, basahin ko po sa inyo kung saan sila iisa. Yung lagi natin panalangin, mga kapatid. Sabi rito sa chapter 7, 17 ng 1. Ito ang pagkakasulat, mga kapatid. Verse 11. Sabi sa aking binasa, ako at ang Ama ay isa. Gusto ko lang ipakita kung saan sila iisa. Sa pagka-Diyos ba? Pantay ba sila? Ito po yung mga kapatid. 17:11. At wala na ako saan? Sa sanglibutan. Sabi ng aking Panginoon sa Kristo. At sabi niya rito, at ang mga ito
ay nasa sanglitan. Sino po yung binabanggit? At ang mga ito ay nasa sanglitan. Sa panahon niya, nung kayo yung mga apostol at yung mga alagad. At kabilang po tayo rito. Nasa sanglitan po tayo. At wala na ako sa sanglitan at ang mga ito nasa sanglitan. At sabi niya rito, ako'y paririyan sa iyo. Sino yung tinutukoy niya? Nung ama na Diyos na makapag-aririyan sa lahat. Sabi niya rito, at ako'y paririyan sa iyo, amang banan. Eh kung siya rin yun, bakit niya papanggitin yung amang banan? Di dapat sinabi niya lang yung sarili niya, ako rin yung ama, diba? At ako'y paririyan sa iyo, amang banan. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Upang, para saan? Upang sila'y maging isa na gaya naman nila. Saan sila isa ba? Diba? Yung sinasabi na upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Saan sila isa? Pasahin po natin, 1249. Sabi niya rito sa 1249, ito po yun. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng ating Panginoon sa Kristo, yung sinasalita niya raw, hindi nang gagaling sa kanyang sarili. Eh, kanino nang gagaling, mga kapatid? Masahin ko po ito ba? Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, no? Ay siyang nagbigay sa akin ng utos. Yung ginagampanan ng ating Panginoon sa Kristo, mayroong pong pinagdalingan, mayroong nagtuto sa kanya. At sabi niya rito, kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Doon pala sila isa sa ano. Kung ano yung binili ng Ama, kung ano yung iniurusan ng Ama, kung ano yung salita ng Ama, ay yung kanyang sinasabi. Kaya sila ay binanggit na ako at ang Ama ay isa. Kaya sa ating pag-aaral, makikita natin na magkaiba po yung kalagayan ng Ama at ng Anak. Kaya nga noon pa lang ng hula eh, hindi nga ba kapatid, may sinasabi dito. Sabi sa aklat ng Kawikaan, sabi dito, sabi kami sa Kawikaan, sa chapter 10 ng Kawikaan, verse 4. Sabi dito, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Nagnanang ko nito kami na eh. Ang parang paborito na yung 1. Sabi niya dito, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sabi dito, sino ang umisan ng hangin sa kanyang mga dako? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Puro pa siyong magandang marami. Puro pagtatanaw. Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Question mark. Ito na po ulit. Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Isa ba? Diba dalawang persona? Ulit ko ah. Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak at ang sabi kung iyong nananalo. Kaya sa ating mga narito, napaka-importante o napakahalaga nalalaman natin kung sino yung Diyos na ating sinasampalatayanan o kung sino yung Diyos na ating sinusunod
O kanilang mga utos ang dapat sundin ng mananampalataya? At kanino ba nanggaling ang mga bagay ito? Ito yung bagay na dapat malaman ng bawat mananampalataya upang ang sino mang mananampalataya magkaroon ng tamang pagdaan. Bakit mga kapatid? Sapagkat kung bulag ang taga-akay sa katwa niya bulag, ano ang mangyayari? Pareha silang mahuhulog sa upay. Kaya napakahalaga, napaka-importante na pag ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, kinakailangan na kikilala mo yung iyong sinasampalatayakan. Para saan? Para hindi tayo mapahama. Kaya kung ating titignan, yung ginagawa natin paglilingkod ay yung paglilingkod na itinuturo ng Diyos na makapag-alis na natin. Pag-aralan natin natin mga kapatid sa nanatapos. May isa pa ang talagang papasahin. Sabi naman dito sa aklang ng hangi, sabi niya rito, mabasa ng pag-aaral ko mga kapatid. Sabi rito sa aklang ng hangi sa chapter 110, sabi rito, sabi naman ni hangi na dito, sabi niya rito, sinabi ng Panginoon, no? Kapitan Taylor po lang mga kapatid, sinabi ng Panginoon, ang pinutuloy po rito, yung Panginoong Diyos na makapagkaya sa lahat. Sinabi ng Panginoon sa ating Panginoon, sumuletter, ang tinutukoy po ang ating Panginoong sa Kristo. Isa pa o dalawa mga kapatid? O, dalawa. Kasi bakit? Sinabi ng Panginoon sa ating Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sabi na nakaluklok sa isang maglupa, no? Yung Panginoon na tinutukoy ni Hari David, yung Diyos na makapagkaya sa lahat. Sinabi niya yung Panginoon daw, maupo mo sa aking kanan. Sino po ba'y nakaupo sa kanan ng lupa ng ating Panginoong Diyos na makapangyari sa lahat? Yung ating Panginoong Jesucristo. Eh bakit sinabi sa ating pag-aaral na yung anak na, yung batang ipinanganak, tatawagin Diyos o tatawagin Ama? Bakit, mga kapatid? Bakit ganoon ang pagkakasabi? Alam niyo bang si Apostol Pablo, di ba, anong sabi niya kay Timoteo, mga kapatid? Kanyang anak. No. Hindi po din sinabi yung tatawagin Ama eh. Siya na yung Diyos na Ama na makapangyari sa lahat. Kasi kung bakit sinabi niyang tatawagin Ama, nagpanaw kasi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya rito sa chapter 25, ng chapter 21, ng 1, kung talaga na po mga kapatid, sabi niya rito sa verse 4, sabi niya rito, ngunit nang nagbutok ang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin, gayon pa'y hindi dapat alaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus. Sabi, 5. Sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, ano yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo? Mga anak. No? Pagka sinabi yung mga anak, ano ka? Diba? Ama ka. Diba? Pero yung pagiging ama ng ating Panginoon sa Kristo, hindi yung kaya ng pagiging ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa ating mga sumusunod, sa ating mga nananampalataya, sa ating Panginoon, makikita natin o itinuturo sa munting kapisanan ito, kapag yun ang Kristo, yung tamang pagkakilala kung sino yung Diyos na ating sinasampalatayanan o kung sino yung Diyos na ating sinasampalatayanan. Maraming maraming salamat sa Panginoon. Muli na Panginoon, mga kapatid. Magandang umaga muli. Pag-aas na ito. Ibahagi ng lubos, sapagkat ito po yung napakasayang bahagi, sapagkat
marami po rito nakakaroon ng pagkakontrahan na pagbabahayag. Dito nasilipa ng mga Kristiyano ng mga kapatid namin Muslim. Dahil pare-pareho yung Kristiyano, hindi nakakasundo sa isang kahulugan. Mga iba, kahit may punto. Dati ng mga kapatid na Muslim, ang ating Panginoon sa Kristo ay nag-exist lang nung ipanganak ni Maria. Ganun ang kanyang paniniwala. Kaya napakalawa ang ating pag-aaral. Bago po tayo pumunta doon, alamin muna natin yung pagkakaroon ng Pasko na tinatawag. Dito po na ating mga pinagdiriwan po ngayon ng mga tao. Ito pong Pasko ito. Ating pong basahin doon po sa Early Christian Art, kung sabi po dito, sa page 99. Pakilagay natin sa screen. Wala ka. Sabi po rito, ang pagkasakristyano ng pagsamba sa Diyos ng araw ang lumikha ng pagdiriwang ng Pasko. Ito pa ng pagdiriwang ng Pasko ay nilikha doon po sa pagdiriwang ng Diyos ng araw na tinatawag ng Mitra. Na ayun po, ang Diyos ng araw na yun. Ngayon po, nung panahon na yun, pinagsama na yun, pinagsama sila. Mayroon po dyan tumutol. May tumutol po dyan si Agustin. At ito kung basahin, yung pagkanyang pagtutol. Dito po makabasa natin sa Paganism o Christianity. Ito po sa Romans 8:1, page 245. Sabi po rito, maraming tumutol na Kristiyano sa pagsasama ng mga araw na kapanganakan ni Mitra at ni Jesus at pagkaraan ng 2 siglo ay tinawag ito ni Agustin na isang doktrina ng mga diablo. Sabi ko, kaya tinawag nila, kasi nasulat yun, alam nyo na yan, nasulat yan, wag po kayong gagalit siya, binabasa ko lang po. Ayun po yung pagkakasabi niyaan. No? Sinamantala po yung bagay na yan. Ito po ay pagdiriwang ng, sabi po rito, sinakristyanong pagtipistang pagano. Anong ibig sabihin ng pagano, mga kapatid? Kabaliktaran ng Kristiyano. Tao na hindi Kristiyano. Yun po yun. Sa English dictionary po, makakasabi po ron, one who worship false God. Taong sumasamba, God worship. Yun po yung pagano. Ngayon doon pa isinabay yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Doon pa isinabay, dami namang petya. Kaya nga po ngayon, pinagdiriwang po ito talaga na naantabi sila doon sa petya. Dapat na ituro po at pinaalam, ano yung kahulugan ng pagkakasilang na yun? Doon ba? Ano po yung Kristo yun sa buhay natin? Yun dapat. Kasi ito ngayon, pinagdiriwang saan? Makikita niyo kung ano yung pagdiriwang, mabuti naman, get masaya. Pero, isang pagdiriwang na puri lang, ano po, kalayawan. Diba? Yun yung makikita mo doon. Pero, hayaan natin yun. Kasi nga po, nakakabigay naman ang kabutihan. Tamang, pagkatapos saan ng malasing, ay matutog. No? Eh, hindi. Ano yung ginagawa? Nataagulo pa. Ganun po rin nangyari. Pero, ang tunay na kahulugan nito, yung pagbibigay ng ating Panginoon ng kapayapaan sa ating buhay. Naanuman yung mga bagay, kaya nga dito, kamang-hamang kagapayo eh. Ibig sabihin, merong magpapayo sa'yo. May magsasabi sa'yo, may problema ka, meron siya na magsasabi sa'yo. Nandun yung kapayapaan mo. Hindi ka may stress, hindi ka mababalisan. Dahil alam mo, merong Kristo ibinigay sa'yo. Kaya sabi po rito, ay ito pong pinanganak na isang bata. Ito ba, marami nag-aabang dito, no? Kung ano talaga yung ano nito, ang loob ginawa ng Panginoon. Nasabi rito, tatawagin ka mga mama, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Doon sa talatang sinasabing makapangyarihan Diyos, dito marami lang tungkol. Bakit? Hindi papayag yung nagsasabing si Kristo tao. Hindi papayag sa talatang to. Papayag. Kaya, gagawa sila ng paraan para maiangat kung ano yung doktrina nila, kung ano yung aral nila.
Kaya ito ay hindi na naabot ng maraming mga malalaking iglesia, dahil inaangat nila kung ano yung kanilang reliyon. Kung ano yung kanilang samahan, kung ano yung doktrina nila, yun yung iaangat nila. Yung diwa, yung sinasabi, yung espiritu na sinasabi ng salita, hindi naabot. Bakit? Dahil itinataas kung ano ang reliyon nila. Yun yung sasabihin. Yun yung ipangangaral. Kaya sabi rito, tatawagin makapangyarihang Diyos. Sabi nga nun, hindi ako papayag, tao si Cristo sa akin eh. Diba ganon? Hindi sila papayag nun. Kaya nagamit sila ng ibang paraan para mabura yung salitang ito. Ano sabi pa nun? Walang hanggang Ama. Sabi nga nun, tinawag na wala hanggang Ama, di si Cristo siya rin yung Ama. Yun yung sasabihin. Sa ibang palaki iglesia, Trinity, siya rin yung Espiritu. Kaya dito, nakabungkos yung mga kapatid natin ng Espiritu. Na Kristiyano kayo, hindi kayo pare-pareho lang. Kaya ito talaga yung sinasabi, yung diwa yung sinasabi ng ating kailangan. Bakit sa tinawag dito, natin yung makapangyari ang Diyos, walang hanggang Ama pang utod ng kapayapaan. Tignan natin mga kapatid. Kasi kung natin pong kung talagang bubulay, iisipin lang. Ang sabi ni Felipe, nasaan ang iyong Ama? Nakita niyan, talata niyan, sa 14, 9, 10. Ng Juan, tama ba yun? Huwag mo nakalagay yun. Yung sinabi ron. 49, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon, ako'y inyong kasama. Hindi mo ako nakikilala, Felipe, sabi nyo nun. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mong ipakita sa akin ng Ama? Ito niya nasabi ron, hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa aking sarili, kung hindi ang Ama na tumatahan sa akin, sabing ganon, ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Doon pala makikita ko na, oo nga, siya rin si, ano, si Kristo, siya rin yung Ama. Pero ano yung tinutukoy ng Panginoon dito? Nasabing ganon, ang nakakita sa akin ay nakakita rin sa akin. Kasi yung karakter ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, yun din yung karakter ng ating Panginoon. Yung layunin ng Ama, layunin din ng ating Panginoon sa Kristo. Yung gawa ng Ama, gawa rin ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung papasahin ninyo yung sinabi sa aklat ng Isaiah 7:14, kaya ang Panginoon nga ay nagbigay sa inyo ng tanda. Narito ang isang dalaga ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki. Tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel. Tinawag ba si Kristo Emmanuel? Ano yung diwa? Ano yung diwa? Sinabing tatawagin siya Emmanuel. Sabing ganon. Usahin natin. Diba? Saan tutala tayo? Sa Mateo. Na ang ibig sabihin ng salitang Emmanuel. Sabi ganon. God with us. Sabi nyo, narito ang dalagi magdadala ng mga anak ng isang lalaki. Ang pangalan itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin, suma sa atin ang Diyos. Yung pala yun. Hindi mo siya tinawag na Emmanuel eh. Kung ba sinabi, tatawag niya sa Emmanuel, Emmanuel na itatawag sa kanya. Yung kaulugan, yung tawag na yun. Ano yung tawag na yun? Emmanuel, suma sa atin ang Diyos. God with us. Kaya si Kristo yung nagpapatunay na suma sa atin ang Diyos. Nasa Kanya. Suma sa Kanya yung Ama. Kaya tinawag siyang Ama. Sabi nga lang. Sabi rito, kaya tinawag siyang Ama. Sabi rito, walang hanggang Ama. Sabi nga lang. Tatawagin siyang walang hanggang Ama. Kaya ang ating Diyos, ito yung pagkakaiba. Makikita nyo naman eh. Sa 16, ating masahin dito. Sa 63:16. Ng Isaya, sabi rito, sapagkat ikaw ay aming Ama, bagamat hindi kami nakikilala ni Abraham at hindi kami kilala ni Israel, ikaw o Panginoon ay mula sa Ama, aming malulubos
na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Mula pa noon, yun ay pangalan ng Ama. Eh dito, yung hula sa kanya, tatawagin kang Ama. Tatawagin pa lang. Tinawag ba sa Ama? Eh anak na siya. Eh ano yung pagkakasabi nun na tatawagin sa Ama? Yung pag-ibig umuugnay. Yung karakter ng Diyos sa kanya, yun ay nagpapatuloy. Pag tinawag kang Ama, meron kang pamamahala. Kaya nga tawag dito, kung sabi dito, ibinigay yung pangalan, may pamamahala, maaatang sa kanyang balikat. Katulad sa isang bahay, sino yung nandoon? Sino yung padre ng pamilya doon? Yung nanay? Di ba yung tatay? Yun yung padre ng pamilya doon. Ngayon, dahil siya yung namamahala doon sa isang bahay ang yun, tama ang tawag sa kanya. Kapag meron kang pinamamahala. Sabi sa 22:21 ng Isaiah, ganito yung pagkakasabi. Sa 22:21, aking susuotin siya ng iyong balaban at patitibayan siya ng iyong pamagkis at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay. Pamamahala sa kanyang kamay. Ano ang tawag dito? Siya'y magiging ama sa mga nananaan sa Jerusalem at sa bayan ni Juda. Sa kanyang pamamahala, sabi rito, siya'y magiging ama. Ibig sabihin kasi, namamahala ka sa isang katulad ng pangulo ngayon, siya'y namamahala. Diba yung junior? Hindi si Manoy ah. No. Ano ang tawag sa kanya? Diba? Ama ng bansang Pilipinas. Ganun yung pagkakatawag sa kanya. Kasi meron siyang pinamamahalaan. At yun yung ibinigay sa kanya ng Diyos. No. Hindi siya tinatawag doon. Sa bagong tipo, hindi naman siya tinawag na ami, anak eh. Pero yung karakter, yung kanyang ginagawa, gawain ng Ama. Kaya sabi niya, hanggang ngayon gumagawa ako at gumagawa ang aking Ama. Yun yung sinasabi niya kay Felipe, kung nakita mo ko, nakita mo ang Ama. Dahil pareha sila ng layunin. Pareha sila ng gawa ng hangarin. No? At yung pumamahalang yun, siya yung Ama. Ng ano? Nung binigay sa kanyang pumamahala, hanggang ngayon siya yun. Bakit? Hindi pa ipinabalik sa Ama. Hindi pa ipinabalik. Kaya ang pamamahala sa kanya pa rin yun. Pamamahala sa lahat. Kaya naibigay sa akin yung pamamahala eh. Dito sa lupa, pati sa langit eh. Pamamahala eh. Pero, kapag naibigay na sa kanya lahat yun, ibig sabihin na pagpatupayin niya ang kahuli-hulihan, yung kamatayan. Kasi aalisin niya yung kamatayan eh. Yun yung kahuli-hulihan. Anong gagawin ngayon ng Panginoong Jesucristo? Anong gagawin niya? Siya naman ngayon eh ano, susuko doon sa tunay na namamahala. Susuko rin siya. Kaya papangalatin yung, papalitan yung kanyang pangalan, tatawagin siya ang berbo ng Diyos. Panginoon ng Panginoon, hari ng mga hari. Balik na siya sa dati niyang kalagayan. Bakit? Yung una ng kalagayan, siya yung berbo. Ang berbo ay Diyos, at ang berbo ay suma sa Diyos. Babalik siya roon sa kalagayan niya ngayon. Kasi bakit? Isusuko niya muli yung pamamahala sa Diyos. Kaya tatawagin ang siya, ang isa sa lahat na sumasa lahat. Ang Diyos na Diyos. Mababasa natin yun sa Corinto. Yun yung hindi nila masyado nabigyan ng atensyon. Kasi nga, ang pagpapahayag ng ating Panginoong Kristo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Kaya nga pag nasasalita ka ng pawang Espiritu, yung iba tumatalikod. Kasi hindi naiintindihan eh. Hindi nila nauunawaan. Eh sino yung makakasunod? Sino yung makakasunod? Yung sinasabi rito sa 10:22 ng Lucas, kanda pa yung pagkakasabi. Ang lahat ng mga bagay ay ibigay sa akin ng Ama. Ibigay sa kanya ng Ama. Sabi rito. At walang nakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama. At kung sino ang Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan. Diba? Kaya kapag naintindihan natin yung isa kasi ang ibig ng Diyos, pagpahayagan ang kaunawaan ng bagay nito. No? Ganun pa yung pangakasabi. Kasi hindi nila maintindihan. Tinawag siya ang Ama, ayan yung ginagawa niya. Sabi ganun. Ibig sabihin, umuugnay sa kanya yung Ama. Bakit? Ito kasi yung sagot eh. Kasi 17:10 ng Juan. Ito yung pagkakasabi.
Idinadalangin ko sila, hindi ang sanibutan ang dinadalangin ko, kundi yung mga sa akin ibinigay mo sapagkat sa iyo. Ang lahat ng mga bagay ay iyo. Ang mga iyo ay akin. Ito yun. Ang lahat ng bagay ay iyo. Ang mga iyo ay akin. Eh, bakit mo paglalabanin yung dalawa? Si ang ating pampanginoong Mr. Cristo, inaamin niya yung pagiging tama. Hindi. Sabi ng Panginoong Mr. Cristo, ang iyo ay akin. Ang akin ay iyo. Kaya kung tawagin sa Ama, matutuwa ang Diyos. Matutuwa yun. Kung tawagin sa Ama. Bakit? Kasi sa kanya rin yun eh. Diba? Kanya rin yun eh. Bakit? O, ito, basa sa Pilipos. Sa Pilipos, sabi ito. Sa 2:11, upang ipahayag ng lahat ng tila na si Kristo ang Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos. Kapag pinapahayag ko ang ating Panginoon si Kristo, sabi nyo, hindi nagbibigay yun ng kaluwalhatian sa Diyos. Bakit? Kaya sabi ng Panginoon, ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Kaya kapag pinakitigan natin yung Kristo, nabibigyan mo ng kaluwalhatian. Bakit? Kasi ang kay Kristo ay sa Diyos, ang sa Diyos ay kay Kristo. Dito po yung pagkakaano doon. No? Kaya hindi po sila nag-aagawa ng trono. Meron kalagayan ng ating Panginoon na kapangyarihan ang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. No? Meron po yun. Kaya magkaiba po sila ng persona. Hindi naman tinawag sa ng dito sa pagdating niya ng bagong tipan, hindi naman tinawag sa amo eh. Diba? Hindi naman, anak nga siya eh. At bakit siya tinawag niya sa hula na ama? Kasi yung lahat ng paraan ng Diyos, lahat ng gusto ng Diyos ang gumawa si Kristo. Kaya nga sabi doon, suma sa atin ang Diyos. Nakita mo ako, sabi niya, nakita mo ang akin. Kapagkat sa kanya ay akin, yung akin ay sa kanya. Kaya walang palatalo doon. Kaya yung mga iglesia ni Kristo sa Biblia, hindi dapat nakikipagtalo doon yung iglesia ng Diyos sa Biblia. Kasi pakiyas lang yung pag-aari nila yun. Kaya pinag-away eh. Na pinaglaban eh. Bakit nagkaganon? Bakit? Kasi ang hangarin iba. Ang hangarin ay maitayo yung kanilang mga religion. Ay yung umuugnay, maitayo kung sino yung mas may kapangyarihan. Ganun yun eh. Kasi kapangyari ka ng isang malaking iglesia, saludo sa'yo. Pati mga taas na politiko, pati presidente, saludo sa'yo yan. Bakit? Di ba? May kailangan sa'yo eh. Yun lahat. Yun talagang umuugnay. Pero kapag ang isang tao nangangaral, o isang iglesia nangangaral, nangangaril lamang, ay yung kaligtasan ng kaliluwa, makapagpapahayag ito ng tama. Makapagpapahayag. Pero kung ang isang tao, ang hangad, ay yung inyo, ay si Abraham, di ba, kapag tinawag na Father of? Diba? Tinawag din ang Father of? Ama rin siya ng mga bansa. Di ba? Pero hindi ibig sabihin siya yung Kratos. Kasi nagbuwan lang sa kanya, siya yung pinangakuan eh. Kaya tinawag siya ama ng mga bansa. Pero hindi siya yung kalito, kaya tinawag siya ama. Diba? Ganun din, may pamamahalang ibinigay kay Kristo, kaya tinawag siya ganun. Eh, dumulang ibinigay sa kanya. Kasi binigay siya ng pamamahalang. Pero pagkatapos yung pamamahalang yun, ibibigay mo nilo sa Diyos para ang Diyos ay maging isa. Sabi ng Biblia eh. Ang barang nakasulat, magiging isa siya. Ganun po yung proseso, yung tinatakot po yun. Ngayon, kamanghamanghang katabayo, pangulo ng kapayapaan, pag tinanggap mo si Kristo, yung pinanganak na yun, yung pinanganak na yun, lagi mo tagla yung kapayapaan. Lagi yun, kamanghamanghang katabayo, bakit naging kamanghamanghang? Hindi ba ito yung anak ni, di ba? Yose, na isang carpenter, hindi ba ito yung hindi nakapag-aral kailanman? Pero namang hasila sa karuniwan ng Diyos ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon sinasabing tagapayo siya. Tagapayo siya. Kasi siya yung nakapagbibigay niya sa lahat ng solusyon ng problema ng isang tao. Siya lang. Kasi kapag nasira yung bahay mo, ano hahanapin mo? Ano hahanapin mo? Alam na naman humahanap pa ng abogado. Kapag nasira yung bahay mo, hahanap ka siyempre kapag pentero.
Kapag may sira yung tubo mo sa tubig, anong tatawagin mo? Tubero. Kapag may problema mo sa lupa mo, yung sabihin yung tawag doon, yung sa papirin na sa lupa mo, paano pag-aari mo, diba? Yung tuloy ng lupa mo, alam ba, ganun, may problema, tapos tatawagin mo, abogado. Diba? Gagawin yung gagawin mo. Pero kapag kay Kristo, nasa puso mo, lahat ng yun, kuha ni Kristo. Ano man lahat ng, sabihin, ano man lahat ng problema mo, sa'yo mag-isipin, tagapagpayo sa buhay mo. Kaya, matatawag mo, yung kapayapaan. Yun po yung isipin, yun yung halaga ng buhay. Yun yung halaga ni Kristo sa buhay ng isang tao. Yun yung dapat ipinapahayag. No? Sabi ni Kristo, yung pagdiriwang, hindi itong December 25 lang, isang araw lang eh. Pagkatapos niya, magdadayaan na naman niya. Diba? Pagkatapos niya, o sino naman yung makakalamang, manlalamang na naman. Kasi isang araw lang eh. Yeah. Ang sabi ng Kristo, yung nagdiwang, yung sinasabi ng pinakanak na yun, sabi niya, ang ibig sumunod sa akin, lumanggi sa kanyang sarili, pasalin ng cross araw-araw. Ang pagpasan sa krus ng Panginoon o sa utos ng Panginoon, araw-araw. Ang sabi niya sa araw-araw, nung mahalin mo ang iyong kapwa. Ang sabi ng utos na yun, ang ipinanganak, mahalin mo yung kapwa mo araw-araw. No, sabi niya nun, at yung pagmamahal, sabi niya nun, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kung paano mo minamahal ang iyong sarili, ganun mo ipamahalin ang iyong kapwa. Yun yung utos eh. Sinasampal mo ba yung sarili mo? Hindi ko naman sinasampal. Ginugutom mo ba yung sarili mo? Hindi ko naman ginugutom yung sarili mo. May makakain ka naman dyan. Ganun yung pagmamahal na sinasabi ng Diyos na ibigay mo sa kapwa. Kung hindi mo kaya saktan yung sarili mo, sasaktan yung kapwa mo. Yun yung ibig sabihin. Yun yung ganun umuugnay. Yung Kristo sa buhay natin, yung pinanganak na yun, yung dapat na ituturo. Di mo ba? At sabi ng Panginoon, makikilala nila na yung kayo'y maaking mga alagad kung meron kayong pag-ibig sa isa't isa. Yun yung turo ng pinanganak. At nagpapatunan na ikaw, alagad na Diyos, meron kayong pag-ibig sa isa't isa. Kaya sa isang samahan, kung may pag-ibig kayo sa isa't isa, dapat yung kayo dyan. Diba? Kasi yun yung turo eh. Eh bakit ang daming kalalaki ng iglesia, ang dami doon eh. Nakikita mo sa kalsada, walang bahay. Nakikita mo eh, nagpapalipos doon sa lansana. Pero nandun sila sa isang iglesia. Eh napakalaki naman yung iglesia. Diba? Napakalaki yung iglesia, sapat yung pangangailangan para matulungan nila yung kanilang nasasakupan. Kasi, bakit? Ano mo yun eh? Parte mo yun eh. Kasi kabahagi mo ng iglesia yun eh. Diba bakit yung pinababayaan natin, tumamali mo sa lansana? Nasaan yung para doon? Paano yung pagmamahal mo para doon sa kapatid mo yun? Nasasakot mo eh. Eh kung naturuan talaga nung aral, hindi wala kang makikita dyan na nasa lansangan kasi yung iglesia nila ang lalaki. Sapat para tulungan sila. Bilyon-bilyon kinikita ng mga yun eh. Bilyon-bilyon kinikita dyan. Bakit may nabubutong doon? Bakit? Nasaan yung pag-ibig na sinasabi ng Panginoon? Yung diwa, yung pinanganak na ito. Nasaan yun? O, di ba? Inahayaan siya. Pero ano yun? Ano nila yun? Ang guru nila yun. Eh sa atin, hindi lang tayo atin kasi wala naman tayong pera eh. Di ba? Kaya ang tulong na ibibigay natin, ipinalangin sa Diyos na laging taglihin yung kapayapaan binibigay yung Panginoon. Kaya kahit nandun tayo sa medyo may kahirapan ng konti, mayapa ka na ako. Di ba? Kapag ikaw yung Kristiyano, kahit na wala kang hansa eh, di ba? Eh ngayon, naghahandaan tayo, wala kami na. Pero yung ngiti ko eh, abot langit eh. Bakit? Bakit? Kasi ang tunay talaga na kaligayahan, yung mayroon pang kapayapaan kay Kristo. Yun talaga yung tunay. No? Eh, yan. Pagka ngayon, busog ka, bukas, ay tal ka. Diba? Kaya sa Panginoon, hindi, diba? Kahit punti na yung pinain mo, diba? Bukas, payapa ka pa rin. Payapa ka pa rin. Bakit? Kasi si Kristo ang ngayon, diba? Ang kahapon, ano pa? O, di si Kristo yung ngayon, eh bukas, si Kristo pa rin yun. Pagdating mo, nakaraang buwan pa, sa isang taon pa, si Kristo pa rin yun. Yun yung kapatid.
kapayapaan ni Kristo sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Yun yung diwa. Yun yung sinasabi rito. Pag nakamtam niyo sa puso natin, sa buhay natin, nakamtam niyo tunay na ikaw ang sinasabihan ng ating ng mga anghel. Diba? Sabi nga sa aklat ng Lucas, yung ipanganak si Kristo, kapayapaan sa mga tao kinagulugtay niya. Kaya kapag may payapa ka nun, si Kristo kahapon, bukas at magpakailan naman, dito sa puso mo, ikaw yung kinalulugdan ng Panginoon. Diba? Yun po yung mga kutin. Yun po yung pinag-aaralan. Kaya sa atin, ang aral po natin, iba si Kristo, iba ang Ama. Iba po siya. No? Si Kristo, tinawag din po ka matatawagin na Ama dahil meron siyang pamamahalaan. No? Meron na pamamahalaan na ibinigay sa Kanya. Yung ngayon, yung pamamahalaan niya ngayon, ibabalik niya muli yun sa Diyos kapag dumating na yung tamang panahon. Kapag nadupil niya na ang lahat, pati kamatayan. No? Pati yung kamatayan. Kasi tinawag siyang Ama dahil siya ang magbibigay ng buhay ng wala. Ay Kristo. Si Kristo. Pero ang lahat ng yung ibabalik niya sa Diyos, bakit niya ibabalik sa Diyos? Dahil ang pinagbuhatan ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Kaya ibabalik na yun. Na, ganun po yun. Ganun po yung ating mga pinag-aaral. Ngayon, sana po mga kapatid, sabi natin na tataglayin na sa bawat pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, sabi na si Kristo ay salita. Kaya kailangan si Kristo nasa puso natin. Sa iyong salita. Sa iyong bumubuhay sa atin. Sa anumang bagay na si Kristo. Kahit sa aktual na pangyayari, buhay natin si Kristo sa puso natin. Kasi, minsan, maraming Kristiyano sa pagdating sa aktual na pangyayari, namamatay si Kristo eh. Namamatay siya eh. Huwag ganun. Kailangan, pag dumating ang pangyayari, huwag mo iisipin ang nakikipaglaban ikaw. Kaya sumasa atin ang Diyos eh. Pag sinabi sumasa atin ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, lagi mo nasa kalooban, nasa ating kaisipan, na laging nandiyan ang Panginoon para lumalaban para sa atin. Kaya nga hindi ka binigyan ng espiritu ng katakutan. Kundi espiritu ng kapayapaan. Hindi lang katakutan. Kasi ang doon ang pangyayari pag dumarating yung takot, dapat bubuhayin mo yung salita ng Diyos. Si Kristo nasa puso mo, buhayin mo siya. Buhayin mo yun para umiral sa doon ang pangyayari na ang nataklay mong espiritu ay espiritu ng katapangan na mula sa Diyos. Diba? Kung mga walang panahon, halimbawa, pangangailangan ngayong araw na ito, nakatakot ka na, dahil dahil may bukas pa. Di ba? Siya nga yung bukas eh. Siya yung ngayon, siya yung kahapon. Di ba? Eh kung ngayon medyo nagigipit ka, hayaan mo yung bukas, siya pa rin ang bukas eh. Di ba? Eh kung bigyan ka niya bukas. Di ba? Yun lang yung mga kapatid, iasa natin lahat yung bagay na upos sa Panginoon. Kasi kapag umiral yung ating sarili dyan, doon magkakaroon ng takot yung ating pananampalataya. Kasi umiral yung sarili. Pero kung si Kristo, nandiyan ang binubuhay natin sa ating puso, yun yung lalabas. Yun yung lalabas sa aktwal na pangyayari. Mga kapatid, dyan talo maraming Kristiyano, mga kapatid, sa aktwal. Dyan talo. Mga kapatid, dyan talo sa aktwal. Pero, sa tulong ng Diyos, nakapagkatagumpay ang binibigay ng Panginoon. Pero mas maganda, makapagdudulot ka ng karangalan sa Diyos kapag doon sa aktwal na nalaman. Ipakita mo sa Panginoon. Kasi nga yung kapayapaan, hindi ito ganyan. Hindi ka matitiis mo. Sabi ganun sa aklat ng awit. Hindi ka matitiis mo sa anumang bagay kapag taglay mo yung kapayapaan. Ano ba hindi dumating sa'yo? Kapag taglay mo yung kapayapaan ng Diyos, hindi ka matitiis mo. Hindi ka huhusgahan ng kahirapan. Hindi ka huhusgahan ng kapigatian. Hindi ka huhusgahan o hahatulan ng ano, sinasabi sa aklat ng Roma, hindi kanya kayang isakdal. Nahirapan ka lang ng konti, pagdating mo sa hukuman, sasabihin sa iyo nung kahirapan. So, talo yan, nung mahirapan, paksa. Di ba? Di ba? Kasi,
sasaktan ka nun eh. Nung kahirapan, natalo ka dun sa kahirapan, sasaktan ka niya. Pagharap ka, sasabihin sa inyo ng kahirapan, talo yan, mahirapan niya. Oo, di ba? Talo ka nun, sasaktan ka dun. Kaya, mayroon ba makakasaktan? Di ba sa ating ganun? Sa Panginoon? Wala, kahit kamatayan man, hindi makakapag-iwalan. Sabi ng ganun, kahit kamatayan man. Di ba, kahit ganun? Sabi ka, tira ng kombo, nasaktan ka na, nakatong lang ka nun. Hindi ka kayang hatulan ng anuman. Bakit? Sapagkat si Kristo ang magpapalakas sa'yo. Ngayon, bukas at magpapayag. Amen. Amen. Amen.